na, nakapag kumbaga naisip mo na ba na ikaw talaga ang record holder dahil 10 times ka naging winner, nag-sink in na ba sa'yo? Hindi pa po. Kasi nung ano po, throughout my TNT journey po, every day po, gabi-gabi, after band rehearsal, umiiyak po ako kasi wala po kasi akong boses. Simula po nung third day ko po, namamalat na ako. Tapos every day sinasabi ko sa sarili ko, okay lang na matanggal ako basta ma-enjoy ko lang yung experience ko sa TNT. And hindi ko in-expect na ibibigay ni Lord sa akin tong napakaganda at napakalaking blessings po. Very good. Oo. Ganun talaga eh. Kasi sabi nga nila, huwag mong tatawaran yung kayang ibigay sa'yo ng Panginoon. Ay. Oo. Yes. So, yung boses mo, ibig mong sabihin, hindi pa rin nakaka-recover? Ngayon, hanggang ngayon pa, hindi pa po. Hindi pa nakaka-recover yun? Ay, tara na. Ay, mag-interview. Hindi na to makatarungan. Oo. At saka, Elaine, ganyan ka na talaga kumakanta before? Or parang, dinevelop mo lang ng dinevelop? Dinevelop ko po kasi nung una po, nung bata pa po ako, hindi po ako R&B. Nag-belting po muna ako and then after nun, naging pop, classical, naging operatic. Bumalik na naman po sa belting, pop, and then R&B na po and then Broadway. Paiba-iba so, po ako ng genre. Like nakikinig ng R&B tapos pinatry mo ng kulot-kulot-kulot. Opo, kasi parang ano po, na-amaze po ako sa kanila kasi parang yung... Saan papunta yung tono po, yung nota, tapos parang ang galing-galing po nila. And doon ko po na naging idol po si Ma'am Kayla po. Wow! Kasi dapat din meron kang mahanap po rin yung identification ng boses mo eh. Oo. Sa tingin mo ba, yan na yung talaga yung gusto mo? Yung maging R&B na style? Opo, kasi feeling ko po, doon ko po na ilalabas yung creative side ko po as an artist po. Tama. Pero ginamit mo rin kasi yung falsetto mo. Opo. So lahat yon yung lahat ng dynamics na gagamit mo, diba? Opo. Lahat ng style. So kaya mo. Opo. Alam mo, sobrang gigil na itong dalawa mag-judge sa kanya. Kasi tawag na tanghalan din itong dalawa eh. Opo, si Ma'am Carla po and Ma'am Janelle. Pero ito, speaking of TNT, pangatlong sali mo na pala ito sa TNT? Pangatlong try po ng pag-audition po. Ah, okay. Opo. So yung mga una, wala pong nangyari. Pero yung pangalawa po, feeling ko po kasi, pinag-pray ko po kasi yun kay Lord. Ang una ko po talagang priority is yung pag-aaral ko. So parang siguro si Lord, parang naisip niya na, hindi muna niya ibibigay po sa akin kasi nga po, may pangamba po ako na, kunyari, pag nakasabak po ako and then magtuloy-tuloy, natatakot po ako mag-absent, mag-ganito-ganyan. Kasi feeling ko po, unahin ko po talaga muna yung pag-aaral ko before ko i-chase yung dreams ko as a singer po. Oh, maganda ang buwan niya. Oo. Buwan sa utak niya. Ito, Elaine, unang beses kang sumali sa singing contest ay ang... Little Big Star. Little Big Star, tapos... Ano po siya? Hindi, yun po, di ba, yung iba po, nagsa-start po sila sa amateur. Yung ako po kasi, nakita ko po sa TV yung Little Big Star. So parang biniro ko si Mama. Akala ko kasi po, yung Butuan tsaka Manila, isang sakay lang. So sinabi ko po sa kanya, Mama, mag-audition tayo. Ayan, oh. Ayan po. So, hindi ko, wala pa po talaga akong experience yan. Kaya po, nung pinakauna ko pong sabak po, ang ginagawa po ni Mama para hindi po ako kabahan, naglalagay po kami ng piso sa shoes. Para hindi kasabihan po, nga yun. Para hindi po ako kabahan. Pinamit niyo talaga. Opo. Pero natalo ka daw ni Rap Salazar. Opo, kasi... Tapos nakaramdam ka kunti ng parang... Opo. Ingit ka pa kunti noon. Siguro po nung bata pa po ako, hindi ko pa po na-feel yung parang pressure na dapat ganito din po ako. Parang naano lang po ako, na-sad lang po ako dahil natalo. Pero deserving po talaga si Rap kasi sobrang galing-galing niya po talaga. Yan ang ano. Yes. Yan ang magandang artist kasi yung iba, dapat ako, may mga ganun eh, no? Pero ikaw talagang in-accept mo. Opo. Akat na si the best. Ayan. For more magandang buhay videos, just click the I button and don't forget to subscribe.